Malaking abala para sa marami ang problema ng pagbaha, lalo na sa ilang lugar sa Metro Manila. Ang mga epekto at solusyon sa problemang ito, narito at panoorin natin. Bilyon-bilyong piso ang nalulugi sa ekonomiya ng bansa tuwing bumabaha. Nagiging sanhi kasi ito ng pagkasira ng pananim, kabuhayan at infrastruktura. Labis na perwisyo din ang hatid nito sa mga motorista at commuter. Nababawasan yung ikot namin, mga tatlo, apat. Awala. Traffic, tapos baka hindi kami makapaghanap ng tay kasi tulad to, dito ako ng manok, may kariton din. Hindi kami makadaan ng maayos. Sa Mandaluyong, ang sinisisi ng mga residente sa pagbaha, ang magdadalawang taon ng proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH na Mandaluyong Main Drainage Project. Kuha ang video na ito ng huling umulan sa lugar. Patunay daw ng perwisyong idinudulot ng proyekto sa mga residente. August 2014, sinimula ng halos 360 milyon pesos na proyektong ito. At mula noon, isa-isa na raw nagsasara ang mga negosyo sa paligid ng konstruksyon dahil sa pagkalugi. At bunga ng mga naiipong tubig sa mga kalapit na kali nito, umakyat daw ang naitalang kaso ng dengue sa kanilang lugar. Hindi natin masasabi na kami ang naging dahilan ng pagbaha dahil sabi ko nga, ang unang-unang dahilan ng ating proyekto ay yung bahang nararanasan na nila noon. Maaari nagkaroon lang siguro ng, nag-rebate lang siguro ng konti. Ito po maglalabas ng tubig. Malaking bagay ito, kaya nga sabi namin, naka-confident kami na pagtatapos yung ating proyekto, yung pagbahang nararanasan nila before, hindi man 100% mawala, mababawasan ng malaki. Sakali magkaroon ng pagbaha, sa Ilog Pasig daw ang diretsyo ng may ipong tubig. Inaasahang matatapos ang proyektong ito sa Setyembre ngayon ding taon. Dati rin daw problema ng mga motorista ang pagdaan sa kahabaan ng G. Araneta Avenue sa Quezon City. Ngunit nabago na raw ito nang matapos ang Quezon Avenue Interchange noong 2012 kung saan ang kanilang 4-lane underpass ligtas daw sakali magkaroon ng matitinding pag-ulan. Actually, we had 3 submersible pump. The capacity of each pump can draw water 1.77 cubic meter per second. Pag sobrang dami na ng tubig, dalawa na yung tatakbo. Marami pang lugar na nangangailangan ng maayos na sistema kontra baha. At sa ngayon, mayroon daw 13 proyekto ang DPWH para rito na inaasahang matatapos bago ang taong 2018. At sa pagpasok ng bagong administrasyon, sana'y mapagtuunan nila ito ng atensyon at magawa ng agarang solusyon.